Para makita ang kalagayan ng mga kababayan natin dito, una akong bumisita sa bayan ng Bungabong. Isang medical mission ang isinasagawa sa isang komunidad doon. Malaking problema raw ang malnutrition sa lugar na ito dahil kulang sa masustansyang pagkain, payat at bansot ang marami sa mga bata. Hindi lang baby, saglit lang yan. Yan talaga sir yung pinakang ano namin dito, si Berna Malnori, si baby Amy. Pero sa lahat ng mga batang nakilala namin, pinakaseryoso ang kondisyon ni Ella. kilos ang normal na timbang ng isang malusog at bagong silang na sanggol. Pero sa edad na 1 taon at 7 buwan, 2.7 kilos lamang si Ella. Pakikwento sa amin si baby Ella, yung very severely malnourished. Ano yung condition niya? Sobrang payat. At the same time, may nakita tayong pus na lumalabas sa ears niya, which is indicative of ear infection. Another is medyo may crackles sa lungs niya. Ibig sabihin, medyo maingay yung sa loob, which could indicate pneumonia din, sir. Kailangan ba siya magpunta ng ospital, ideally? Yes, ideally. Of course, ideally. Si Nanay Totot, hirap na raw sa pag-aalaga kay Ella. Lalo't malaki na rin ang kanyang pamilya. Nanay, pangilan po itong si Ella, ang mga anak niya? 14 po. Pang-14. 14? Opo. Wow, ang dami niyo pong anak. Siyam lang po ng buhay. Patay na yung lima. Lima po ang namatay. Opo. Ano po ang kinamatay? Masikit po yung lahat. Bakit po talagang sobrang payat po ni baby? Dahilan po siguro sa tatay. Matagal na. 1 taon na. Ano po yung plano ninyo para tumaas po ang timbang ni baby? Gusto nga ako magpunta sa doktor. Wala kaming pera ngayon. Matagal nang sumasama sa ganitong mga medical mission. Anong pangalan nun? Ang volunteer health worker na si Mary Jean. Saksi siya sa matinding hirap ng kanyang mga kababayan. Anong dumadaan sa isip mo pag nakikita mo yung ganitong klaseng sitwasyon sa barangay mo? Masakit po yun sa amin. Kumbaga, minsan sa amin, sumosobra yung pagkain. Hindi man po sabing ano, alam kong mahirap din po kasi talaga kami. Pero yung makita mong may mas mahirap pa sa iyo, tapos ikaw magre-reklamo ka sa naging sitwasyon mo pa, parang nakakahiya po. Pero lalo raw kalunos-lunos ang kapalaran ng ibang sanggol. Mataas ba ang ano dito, ang infant mortality din? Mga namamatay ng mga bata dahil sa sakit? Dahil sa ayun, madalas po sir yung gano'n. Minsan po hindi na po namin namamalayan yun. Yung gano'n. Nalalaman na lang namin, ay may namatay na ulit na baby. Dahil sa kasalatan, ang ibang magulang napipilitan daw humarap sa isang mabigat na desisyon. Ano yung naitutulak silang gawin kapag parang walang-wala na at hindi nila alam kung paano alagaan yung mga bata? Kapag yung parang hindi na po talaga nila kayang buhayin yung anak nila o alagaan, ayan, pinapaampun po talaga nila. Pinamimigay po talaga nila yung anak nila. Kung sino po yung gusto, yan, kinukuha na lang po namin. Ganun. Para wag lang mapabayaan yung anak nila, wag lang sabing mamatay. Tao po. Si Nanay Simay, 8 buwan ng buntis. Binisita siya sa kanyang tahanan ng mga health worker. Kasi kung i-compute natin, bali sa last menstrual period mo, manganganak ka ngayong July 28. Sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, binabagabag daw ang isip ni nanay.
Marami po bang pamilya dito na naisipan ng ipampon yung kanilang anak dahil hindi na kaya halimbawa na alagaan sila? Marami rin po. Samantala, dahil sa kanyang kalagayan, ipinasundo na namin sa ambulansya si Baby Ella para madala sa ospital. Kailangan niyang magamot agad para hindi lumala ang kondisyon ng bata. Bago umalis ng Mindoro, sumama muna ako sa isang volunteer organization na nagpupunta rin sa malalayang lugar sa isla. Bahagi ng kanilang advokasya ang pagtuturo ng reproductive health sa mga katutubo para tulungan silang makapagplano ng pamilya. Si Clarice ang isa sa mga leader ng grupo. Magsasagawa raw sila ng lecture at saka mamimigay ng condoms at pills sa mga nangangailangan ito. Ano yung mga nakita niyong pagbabago simula nang ginawa ninyo ito? Bali po, nung una nahihiya po sila. Siyempre po, medyo maselan yung ating mga pinag-uusapan doon. Parang kailangan din po ito ng community dahil nakikita po namin na madaming kabataan ang nabubuntis dito. And parang hindi pa po nila ganun kaalam kung paano gagamitin ang mga contraceptive pills. Si Nanay Esther, ilang taon na raw gumagamit ng contraceptives para planuhin ang paglaki ng kanyang pamilya. Tulad namin, ngayon nandito kami sa kabundukan. Nako, ang hirap po. Salamat nga sa Panginoon at nagkaroon ako ng 10 anak. Napaka mga malulusog po. Biyaya na nga po yun ang Panginoon sa aming mag-asawa. Kaya, yan din ho ang inaano ko sa kanila. Dapat ay mag-agwat din ho ng anak. Kahit ganun na ho karaming anak ko, hindi ko kinahiya na ipagsabi sa kanila na mag-family planning. Samantala, ang lokal na pamahalaan, kinikilala rin ng kahalagahan ng pag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga katutubo. Kapag may pera, may pambili sila ng mga pangunahing pangailangan. At yan ang isang nananatili pa rin na challenge sa ating gobyerno kung paano pa namin palalakasin ang sektor ng pagtatrabaho na nabibigyang prioridad ang ating mga katutubong magbibigay. Matapos ang 11 araw sa ospital, nakauwi na sa kanilang bahay sila Baby Ella at Nanay Totot. Kumpara sa huli naming pagkikita, mas malakas na ang pangangatawa ni Baby Ella ngayon. At ngumingiti na rin ang bata. Medyo mataba na. Dati magpet lang, kita na ang butok. Teka, asap ko medyo asap mo lang. Parang medyo okay nga. Ang problema ay kalbo pa rin, wala pang buhok. Ano? 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 Ano?